So what's good mga Lodi, it's your boy Anime Real with PH Channel. So now, ang tatalakayin nga natin ngayon ay chapter 221 ng Tokyo Revengers. Pero bago ko nga ito simulan ay kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe o bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na at pakihit na din ang notification bell para always ka nang updated sa kada ilalabas pa nating mga video. At don't forget to like this video na din mga Lodi. So simulan na natin to kaagad. Let's go! So bago nga tayo dumiretso sa chapter 221 ay konting recap muna tayo sa chapter 220 ng Tokyo Revengers, ang napaka-intense na chapter. So dito nga mga Lodi ay may nagtangkang pumatay kay Takemichi at yun nga yung mga Alepores ni South Terano, which is nung na-conclude nga ni Takemichi na siya pala yung target na papatayin at ililigtas lang siya ni Kawaragi Senju, kaya mamamatay si Kawaragi Senju, ay gumawa nga si Takemichi ng paraan para hindi mabarel si Kawaragi Senju o hindi ito mamatay. At oo mga Lodi, hindi ka nabarel si Kawaragi Senju, which is nailigtas nga siya ni Takemichi, o sa madaling salita mga Lodi ay naprevent nga ni Takemichi yung pagkamatay ni Kawaragi Senju. Nung babarilin na nga ulit si Takemichi sa pangalawang pagkakataon ng tangang yon ay dito na nga dumating si Draken. At sakto nga yung entrance dito ni Draken mga Lodi, kasi kung hindi nga siya mga Lodi dumating ay wala na siguro si Takemichi at Senju. Then sa pagdating nga mga Lodi dito ni Draken ay dito na nga din nagtatapos ang chapter 220 ng Tokyo Revengers, kasi nag to be continue na nga. So now, let's proceed to the next chapter, ang chapter 221 ng Tokyo Revengers, which is ito nga yung continuations. Let's go! So sa una at pangalawang panel nga ng chapter 221 ay nakita nga natin dito si Mikey at Coco. Ito'y sa parehong oras mga Lodi habang may nagaganap kaila Takemichi. At tuloy-tuloy pa nga din dito yung pagbuhos ng ulan. Dito nga ay sinabi ni Mikey kay Coco na may masama daw siyang nararamdaman sa gabing iyon. Then sa mga sumunod na panel nga ay bumalik na nga kaila Takemichi, Draken at Kawaragi Senju yung senaryo. Dito nga ay napansin na ng mga tao sa amusement park yung nangyayari kung saan naroon sila Takemichi, Draken, Kawaragi Senju at yung mga tanga. At ito na nga mga Lodi yung continuations nung sa previous chapter. Dumating si Draken kung saan naroon sila Takemichi at Kawaragi Senju, which is Draken to the rescue talaga. At nung nakita na nga ng mga tangang yun si Draken, ay alam na nga nila na wala silang magagawa kay Draken, kaya tumakbo na nga lang yung mga tangang yun. At nagpasalamat nga dito mga Lodi si Takemichi kay Draken, at sinipa nga dito ni Draken yung barrel, which is nainis nga siya sa mga tangang yun kasi gumamit nga daw yon ng delikadong armas at yun nga yung barrel. At tinanong na nga ulit dito ni Takemichi si Kawaragi Senju kung nasaktan ba daw ito, at sumagot naman kagad si Kawaragi Senju na hindi naman daw. At tinanong nga din dito ni Takemichi si Draken na pero bakit daw siya nandun, o bakit daw siya napunta dun. At sumagot naman si Draken na may narinig daw si Inupi na may nagpaplanong umatake sayo ngayong gabi, at dito daw yon sa amusement park, which is yun na yung dahilan. At gulat nga yung reaction dito ni Takemichi mga Lodi, which is sabi niya nga kay Draken ay yung mga lalaking iyon ay sinubukan talaga siyang patayin. At sabi nga dito ni Draken kay Takemichi ay yung mga yun daw ay Rokuhara Tandai Kids, which is sa akin naman ay Alepores. At nung narinig nga dito ni Takemichi yung Rokuhara Tandai ay natahimik ito na may pagkagulat. So mga Lodi, alam kong matalino naman kayo kaya basahin nyo na lang dito, which is short conversation lang naman. Then dito nga ay sinabi ni Takemichi kay Draken na nagtataka daw siya ano na kaya daw ang mangyayari sa susunod. At sinabi nga dito mga Lodi ni Draken na siguro makikita din daw yon ni Mikey. Sabay dito nga mga Lodi ay tinawag ni Takemichi si Draken, at lumapit nga ito kay Draken kasi may sasabihin siya. Sabi nga dito ni Takemichi ay let's keep it between us, o sa kanilang dalawa lang daw. At sinabi na nga dito ni Takemichi kay Draken mga Lodi yung tungkol sa vision niya. Sabi ni Takemichi kay Draken ay sa ngayon daw ay nagagawa niya daw mahulaan ang hinaharap. At nagulat nga si Draken nung narinig niya iyon kay Takemichi. Pahabol pa ni Takemichi kay Draken ay sa future nga daw na iyon. That means yung vision niya ay nakita niyang mamamatay si Kawaragi Senju dahil pinrotektahan siya neto. Sa kabilang banda naman ay nagtanong nga dito si Kawaragi Senju kay Takemichi at Draken ano daw yung pinagbubulungan nila.
At sabi nga dito ni Takemichi kay Draken ay na-prevent niya nga daw yun dahil kay Draken, kaya salamat daw talaga kay Draken kasi successful niyang nabago yung future na yun. Actually, talagang credit kay Draken mga Lodi, kasi kung hindi talaga dumating si Draken mga Lodi, baka talaga, baka pinaglalamayan na si Takemichi. Then mga Lodi, sumagot nga dito si Draken kay Takemichi na natutuwa daw siya. At nagsalita na nga dito si Kawaragi Senju na kailangan na nga daw nila umalis, which is baka magka-hassle pa nga daw. At sumagot naman si Takemichi na tama si Kawaragi Senju, kaya umalis na sila. At nung tumakbo na nga sila papaalis ay napansin nga ni Takemichi na hindi sumunod si Draken. At nilingon niya nga ito para huminto, which is nung tinawag niya nga ito ay sumagot naman si Draken na Takemichi, please sabihin mo to kay Mikey na don't cause too much trouble. At sumagot naman kagad si Takemichi na may halong pagtataka na ano ba daw yung sinasabi ni Draken. At bago pa nga matapos si Takemichi magsalita ay bumagsak na nga lang bigla si Draken sa sahig. At nagulat nga dito si Takemichi, at dito na nga nagtatapos ang chapter 221 ng Tokyo Revengers, which is hindi nga natin alam kung ano yung nangyari kay Draken. Nakakapagtaka nga yung biglang pagbagsak niya sa sahig. Maski nga ako, actually yung nagulat talaga ako doon mga Lodi. So medyo short review nga lang ako mga Lodi, kasi yung cellphone ko ngang ito ay naghihingalo na. At speaking of theory nga, ay mukhang sablay yung ginawa kong theory about sa chapter 221 na ito. Diba, ginawa ko to ng theory. Well, talagang theory lang naman. It's all good naman yon. Theory and opinion ko lang naman yon. So I think that's it mga Lodi. Grabe yung cellphone ko, papakita ko yung clip. Donate kayo sa akin kahit tigpipiso lang. 15,000 kayo lahat to. Mag-donate kayo sa akin. So yun nga mga Lodi, di ba nakita nyo? Grabe nakakaurat promise, pero wala akong magagawa. Well, tease-tease lang. So once again, this is Anime Real Quick Page Channel. So shout out time po muna tayo.